durog na durog, persecution, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng iba. Dahil nandun yung ano, tama ba? Nandun yung concern, paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Ramdam ho netong si Atras Abante na mayayari talaga siya pag kung sakaling maging presidente itong si Vice President Sara Duterte. Himayin ho natin. Yan ang nga ba sinasabi natin. Bira ka ng bira, nervyoso ka naman pala. Hindi pa nagiging presidente, kabado ka na. Dito ho kasi sa naging interview nitong si Atras Abante, dito kay Christian Esguerra, natanong siya, paano pagka naging presidente si Bibi Sara? Bigla hong pumiyok itong si Atras Abante, talagang mayayari daw siya. Alam mo naman pala, anong gusto mong gawin sa'yo ni Vice President Sara Duterte pag naging presidente siya? Maraming salamat, Padbano. Ganon gusto mo sabihin sa kanya sa'yo? Langya ka pala eh. Pero bago natin pakinggan yung naging interview nitong si Atras Abante dito kay Christian Esguerra. Kung bago lang ko kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang kayo. Sobrang saya na ho natin dito. At sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo na ho yung join button sa baba para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga! Grabe naman itong si Patrick Jed Mabilog. Talagang pagka kahit ayaw bumagsak ng luha, kung kasama yan sa script, kailangan kang lumuha. Alam niya ka. Ayun na nga mga kababayan, dating pinaghahanap noong panahon ni Tatay Digong, ngayon ho siya ho ang simbolo ng isang matinong government official. Patrick Jed Mabilog, palakpakan. Pinuri-puri pa ho yung si Mabilog dito sa hearing na to. At mamaya ho, papakinggan ho natin ang pagpatak ng mga luha nitong si Mabilog. Ha? Kumusta naman ho yung Iloilo? Noong yung si Patrick Jed Mabilog ang mayor nyo dyan. Diba? Simple lang naman ho yan. Lagi ho natin sinasabi dito sa PH Update. Kung kayo ho, hindi hinawakan ni tinignan ni sinulyapan yung ipinagbabawal na pulburon na yan, hindi masasangkot ang pangalan nyo dyan. Tama, mali. Kasi kung sinasabi nyo, pati yung mga ordinaryong Pilipino, nasangkot dyan sa ipinagbabawal na droga. Malamang sa malamang, nasama sa drugs watchlist ni Tatay Digong, malamang sa malamang, hinawakan, tinignan, o di naman ho kaya, nakialam sila dyan sa issue na yan. Wala pa ho tayong kakilalang kaibigan natin na nasangkot dyan sa issue ng ipinagbabawal na ano na yan, gamot. Naungsahan, ni hinawakan o tinignan, hindi ho nila ginawa dyan sa ipinagbabawal na gamot na yan. Kaya kayo, pagka nasama dyan sa listahan ni Tatay Digong, malamang sa malamang, involve ho kayo dyan. Hindi ko sinasabing involve itong si Mabilog, basta ho alam natin nagtago yan nung panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sino bang unahin natin, si Atras Abante o ito si Jed Patrick Mabilog? Ha, ito mga kababayan, pakinggan na ho muna natin ito kay Atras Abante. Oh, pakinggan ho natin. Ito, ano lang naman ho ito, 1 minute lang ho ito. Para marinig nyo lang ho na itong matanda na to na walang pinagkatandaan, bira ng bira kay BP Sara, duwag naman pala. Mantoko, ito. Paano kung lumakas uli mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Yeah, I mean, you know, that's a possibility, no? You cannot discount politics in this, no? In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung ano, tama ba? Nandun yung concern, paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Ramdam ho netong si Atras Abante na mayayari talaga siya pag kung sakaling maging presidente itong si Vice President Sara Duterte. Himayin ho natin, maging sila dyan sa House of Representatives, alam ho nila na politika lahat ng nangyayari ngayon dyan sa House. Ang pagbulat-lat o kung ano-ano mang pinaggagawa nila dyan sa mga hearing sa House of Representatives. Maging itong si Atras Abante, alam mo niya na pamumulitika yan. Kaya kung ako sa iyo, sir, sabagay, baka naka-oo ka na o di naman ho kaya, meron na kayo na pagkasunduan. Kumbaga, meron ng gentleman's
agreement ika nga dyan sa mga ano na yan, dyan sa mga quad committee, dyan sa mga maiingay na congressman sa House of Representatives. Di ko natin alam, baka hindi na humakakabalik itong si Atras Abante dito sa naumpisahan niya na to. Kaya naman eh, ano lang ho, weather lang yan. Alam nyo naman ho ang sambayan ng Pilipino. Hindi ho tulog, hindi ho forget kung ano-anong kabastusan, kababuyang pinagagawa nyo dyan sa quad committee na yan na ibinabato nyo sa mga Duterte. Hindi ho ibig sabihin yun na naniniwala na ang sambayan ng Pilipino sa inyo, okay? Okay, ang bayani ho nila ngayon, linawin natin ha, ang bayani ho nila, itong si Jed, dating Mayor Jed Patrick Mabilog na nagtago na dahil nasa drug watch list ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa daw siya sa mga, pagkakadiling natin doon sa isang congressman kanina, isa daw siya sa larawan ng isang mahusay na government official. Diba? Palakpakan ho natin itong si Jed Patrick Mabilog. Dito sa bahagi ng video na to, pakinggan naman ho natin ang ambush interview dito kay Mabilog at pakinggan ho natin kung ano yung mga kanyang punto de vista. Grabe naman ang iyak mo, sir. Kasama ho ba sa anyan sa script? Okay. Takbo ka, Senator, sir. I just would like to thank the QuadCom committee for giving me the opportunity to be able to... Mga dating nasa drug watch list, eh, nagpinapasalamatan ng Quad Committee. Palakpakan. Ang galing! Ang galing! Nakakabilib. Ayos, ayos. Tell my own story and to tell the truth. And I hope that this will give me better peace of mind, especially for my immediate family, my wife and my kids. So, sana po that this is an opportunity for me to be able to live normally as an ordinary person. So, Mayor, anong nararamdaman? Do you have a message to former President Duterte? Wala po. It's just like, siguro, the cost of the program is good. However, I hope that next time, it was very clear that before I, when my name was mentioned, I was not in the list. So, and this has really like destroyed my life. So, anyway, I really have to live for me to be able to tell my story. And, I forgive. Malamang ho, umuwi yan si Jed Patrick Mabilog para dyan talaga ho sa hearing ng Quad Committee na yan. Binigyan ho, kasi tatlong taon na tong administration na to, di siya umuwi. Malamang binigyan ho siya ng guarantee na walang mangyayari sa kanya masama kung sakaling umuwi siya sa Pilipinas. Kaya, para mag-testify dyan sa Quad Committee na yan. So, para okay naman. Kung nakauwi na ho kayo at talagang kung yan ang sinasabi nyo at yan ang kwento nyo, sino ba naman ho kami dito sa PH Update para husgahan kayo? Pero hindi ho yun mababago ang katotohanan. Nakasama ho ang pangalan nyo sa drug watch list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy. Everybody who has wronged me being a Christian, and I just want to move on with my life as far as I can. So, Mayor, are you not fighting criminal complaint versus President Duterte? Personally, I just want to, careful now, my friend. Di natin alam kung anong hawak ni dating Pangulong Rodrigo dito sa mga tao na to, kaya maghinay-hinay kayo. Ha? Hindi lang ho sila nahuli, hindi lang ho sila nakita noong mga panahon na yon. Pero hindi naman ho babanggitin ni Tatay Digong sa madlang Pilipino ang pangalan ng isang opisyal ng pamahalaan kung hindi ho siya na-involve o walang matibay na ebidensya na itong opisyal ng pamahalan na to eh hindi involved sa pinagbabawal na droga. Hinay-hinay lang baka nananahimik na yung buhay mo, Mabilog, eh kung ano pong ano, 'di ba? Hindi natin alam. Go back to my normal life. But this I have to discuss with the prodding of congressman in the hearing that maybe we should file cases
I have to discuss it with my legal team. But personally, I really have to move on as soon as possible. A question from our Angulo correspondent. Since na you realize you want to go back to Unang Laleng, does this mean pa na you're going to go back to politics? Are you going to run for the mayor? Or do you have any plans for 2025? After what happened to me, I planned before this thing happened to me, I was very known in as a planner. I always planned everything in my life, including my life. So one realization is that it's not me who should plan my life, it's God. So if so now I totally surrender my plans, myself to God, and whatever He plans, I will just have to follow. So right now I have no I have not even thought about it, but again, I couldn't say no, because if God plans it, I will obey and I will follow. Mayor, you were looking back of all the awards, of all the achievements, of all the good governance, of everything that you have done, and then suddenly, you were nothing, hindi lang nothing, pero talagang dinu... Teka lang, ayusin ho natin. Kasi, hindi porket marami ka natanggap na award bilang pagiging mayor mo, eh hindi na ho yung dahilan para hindi ho kayo, hindi ho kayo mapasali sa drug watch list. Hindi ho, hindi ho pinag-uusapan dito kung kahit nasan damukal pa natulungan nyo sa inyong mga nasasakupan. Hindi ho yun ang usapan kung kahit isang... Kahit isang kwarto pa yung mga naging award nyo, yung mga ginawaran kayo nung kung ano-ano. Ang pinag-uusapan lang ho doon sa drug watch list, na-involve ho ba kayo o hindi? Hindi ho yun. Hindi ho yung mga award nyo. Kasi kung talagang ginagampanan mo naman ang trabaho mo sa lugar mo, dyan sa mga nasasakupan mo, naka-receive ka ng award, pero kasama, nakikialam mo, nakikisawsaw ka dyan sa ganyang klaseng usapin, eh talagang mapapasama ho ang inyong pangalan sa drug watch. Sinasabi yung kay Patrick Jan Mabilog, pero hindi ho kasi pwedeng ikalad ka rin dito yung mga accomplishment, achievement niya dyan sa pamumuno niya bilang mayor. Hindi ho ganun yun. No, marami hong matitino, marami hong mayor na magagandang accomplishment, pero kasama pa rin sila sa drug watch list ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At talagang inanuhon nila, pinaliwanag nila, kinausap nila si Tatay Digong kung ano yung mga naging basihan, napasama sila. At kung di ho tayo nagkakamali, meron hong mga mayor doon na absuelto, pero meron ho talagang mga nagtago, kagaya sa Mabalacat, nagtago yan. Yung anong apelyido noon? Morales, nagtago din ho yun eh. Oh. Pero ito hong kay Patrick Jed Mabilog, ito ho talaga yung na-amplify sa media kasi lumabas ho siya ng bansa. Murog talaga, destroyed, mentally, physically, emotionally, psychologically, parang it was the worst thing that ever happened in my life that I don't wish anyone to ever experience. Mayor, yung colonel at general na tumawag sa inyo, na nagbabala sa inyo, no? Yung nag-warn sa inyo, may communication pa ba kayo sa kanila? I'm sure very thankful kayo sa kanila. I am very thankful to them and to their families. And the reason why na bakit hindi ko pwede ibanggit, kasi I don't want them to experience what I experienced. So, and I tell you what I experienced is the terrible thing that you could imagine of. It's the worst thing. Nabanggit niyo din, Mayor, about Mar Rojas, presidential candidate, na gustong idiin sa illegal drugs. Yun ba yung iniuto sa inyo? Yun ang sinabi sa akin ng general. Okay. Na ano? Na ituro ko lang sila and then I'm off. Pero according to that general, hindi ko naman na-validate. Sinabi ko lang kung ano lang talaga ang pinag-usapan namin.
Pero ano ho, kailangan binanggit mo yung general para ma-validate na maayos at mapatawag kung talagang totoo yun. Kasi wala sa estilo ng dating administrasyon ng magpabagsak ng mga mga kalaban nila sa politika. Wala, hindi ho natin nakita yun. Maliban na lang kung talagang marami kang maraming ebidensya na talagang nagtuturo na ikaw involved yan sa ganyang klaseng illegal na gawain kagaya kay Diliman. General po, sir. Hindi ko po pwede nasabi. Nasabi ko na po, sir. Sir, napanggit ko din General Diaz. Eh, si General Diaz po naging narco generals din. He was the regional director nung binanggit yung mga pangalan. Pero he was also named, sir, as narco general. Si General Diaz. Yan ang sinabi ko. Binanggit din yung pangalan niya nung binanggit yung pangalan ko. Nakita ko na I followed what was happening sa QuadCom hearing. And then, nung si Mayor ngayon na iniimbestiga, tapos alis, tapos huli, and then yung pastor na nahuli. So, it was really, and we would see that this administration has been doing things right, especially in the preservation and protection of human rights. So I believe in this administration that is their purpose, the BBM administration. So I said, palakpakan ho natin yung kung talagang dinidilaan mo yung tumbong ng administration na to. Pinangangalagaan daw, pinirespreserba daw ng administrasyon ni Marcos Jr. ang human rights. Okay, palakpakan mo natin. Pakita ho natin yung mga batang nawala at natagpuan nila, sinilid sa mga sako. Pakita ho natin yung mga kababayan natin na baha ngayong mga panahon na to. Pakita na ho natin yung mga kawalang kaabog-abog tinutumba sa tabi ng kalsada. Yun ho ba ang human rights na pinoprotektahan ng administrasyon na to? Tanong ko lang dito kay Mabilog. Sa bagay, kakadating lang pala niya. Hindi niya alam kung anong tunay na nangyayari sa ating bansa. Mga minor de edad, sinisilid sa sako. Yun ho ang nangyayari ngayon. Wala ho human rights yung mga yon. Pagkatapos nahuli nilang kriminal, ang may sala, ang gumawa ng ganong karumal-dumal na krimen, lulong pala sa ipinagbabawal na droga. Pakinggan ho natin, ito si Patrick Jed Mabilog. Doon na ho tayo sa portion na tutulo na si Punya. Panagutin ang mga umaabuso sa kapangyarihan. Wow! Sana si ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Pasensya na po. Maraming salamat po sa Quad Committee dahil 7 taon po. Kailangan yan sa street. Nahihirap talaga po. Maraming salamat dahil nabigyan niyo po kami, ako at ang iba pang mga biktima ng pagkakataon na linisin ang aming mga pangalan at ng mga minamahal ko, Ilonggo at yung Iloilo na tinawag po Shabulized. Magandang araw po sa inyong lahat. Dakbanwas ang Iloilo. Bugal ko, my city, my pride. I am Iloilo, proud to be Filipino po.
Ayun na nga mga kababayan, yun, doon nung nagtatapos ang opening salvo nitong si ano, Jed Patrick Mabilog. Ba't lagi ba natin nababanggit yung Patrick Jed Mabilog? Jed Patrick Mabilog, pakinggan natin ang pagtatanong nitong si ano, nitong si Pimentel kay Mabilog. Nang elections na yon, President Rodrigo Duterte got only po 13.7% in the total number of votes in Iloilo City, which is the lowest, his lowest percentage votes. Sino po all bang over nanalong presidente presidential candidate doon sa Iloilo at that time? Si Your Honor, si Manuel Rojas po. Okay, dito so pati yung angulo kaya ito pa i-establish nila kaya galit si Tatay Digong dito kay Jed Patrick Mabilog dahil natalo si Tatay Diggs diyan sa ano diyan sa Iloilo. Ganun po ba yon, Mr. Chair? Po tayo sa paragraph number 4. So nung nalaman mo, Mr. Mabilog, Mr. Chair, na ikaw kasama sa narco list, ano hong ginawa ninyo? Did you try to reach out to the police authorities to clear your name? Or did you ask some of your friends? Dahil ikaw ay isang mayor. Natural, may mga kakilala ka dun sa regional police office. Meron kang kilalang mga police dun sa provincial police office. Hindi ka ba nagtanong-tanong bakit nasaal yung pangalan mo dun sa narco list? Ano hong ginawa ninyo nung nalaman ninyong kayo ay kasama sa narco list? Your Honor, una po ay meron pong instructions from the Chief of Police to surrender all firearms. And then the next thing... Sandali, Mr. Chair. Sorry, Your Honor. Sinasabi mo ngayon na pinuntahan ka ng Chief of Police para i-surrender ang mga firearms mo. Was this after na ikaw ay nasali sa narco list? Or before ka nasali sa narco list? After nasali sa narco list. After nasali. Sa PRRD narco list. Okay, please proceed. And then, yung lahat na security personnel na naka-detail po sa mayor ay tinanggal. So, yung ginawa ko, Your Honor, is pumunta sa then PNP Regional Director na bagong assigned. At saka kinausap ko po siya kung ano po ang dapat gagawin. B. Philip. And then I explained to him all these programs that I have undertaken and my the City of Iloilo's programs against illegal drugs. Pinapaliwanag ko po na ito po yung mga programa namin. And that is why I was really wondering kung bakit po ako na isama sa lista po. Mr. Mabilog, hindi niyo pa po tinanong yung regional director nung nagkita kayo, director, bakit ako nasali dito? Hindi ka ba nagtanong sa kanya? Your Honor, I think I did. Kasi yun po, dala-dala ko po ito. Meron po akong compilation po, executive summary of the Iloilo City anti-illegal drug programs from 2010 to 2016. Ibinigyan ko po sila ng kopya kasi I always have this. This was a requirement by PIDEA that we submit reports to them annually. So, kumpleto po kami ng data to at saka yun po sinabi ko, sir, bakit po ako nasali? Bakit po yung Iloilo ay most shabulized? Na ito rin po, ito po yung mga programa po namin. So na anong sagot niya sa iyo, Mr. Chair? Anong sagot sa iyo nung tinanong mo siya, bakit nasali ako sa narco list when in fact I am the one heading the anti-illegal drug campaign in... Pagkakasama ko sa drug watch list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh binibaby ho nila dyan sa pagdinig sa House of Representatives. Pero pagkayan ho, testigo na magpapatunay na walang ginawang kalokohan ng nagdaang administrasyon at talagang pinatupad lang nila ang batas, naku po, yari ho kayo dyan. Yung mga nasa drug watch list. Na Iloilo. Ayos. So ano hong sagot ng regional director?
Your Honor, sagutin po. Yung nanggaling sa taas, yung lista, sa yung in-announce ng Presidente, wala pa pong lista nun, sir, na Your Honor, na so in short, ibinaba. Mr. Chair, yung binabasihan lang ng Regional Director doon sa listahan na sinabi ng former President. Doon lang po niya nakuha yung pangalan ninyo without any validation. Ganun po ba? Yes, Your Honor. Dito po sa paragraph 6. Kindly wrap up, Congressman Pimentel. Mahaba-haba pa sana ito. Mr. Chair, can I have another 3 minutes na lang? Okay. Dito po sa... Dito na lang po tayo sa paragraph 7. Since the announcement of my inclusion in this list, I was subjected to repeated threats to my life. Former President Duterte publicly singled me out numerous times. Kailan ho nangyari ito? Yung pinakita ho ninyo? Yes, Your Honor. Meron ka pang binagit dito na during in one forum, ito ba ay pinatototohanan mo? Doon sa isang event na sinabi niya, the mayor of Iloilo City, I identified him. Ito po ay sa sinumpang salaysay ninyo on October 25, 2017 during the commemorative session and concert program of the ASEAN Law Association. Tama po ba to? Sinabi po ni former President, the mayor of Iloilo City, I identified him. This was broadcasted. I said you are next. You're next. Totoo po ba ito? Yes, Your Honor, as have been shown in the video earlier po. So, for several times, nung nandito ka pa sa Pilipinas, you have been threatened by the President, napapatayin ka, you're included in the narco list, and you deny this. Yes, Your Honor. I did deny it, Your Honor. So, Mr. Chair, since my time is up, I just want to establish that indeed, probably or highly likely, Mr. Mabilog was just a victim of unfounded, baseless accusations, which was part of the drug war. Huwag mo naman kami lukuin, sir. Lahat ng intel nasa presidente. Huwag niyo naman sabihin unfounded. Hindi pwedeng unfounded allegation kay ano, kay... kayo naman, presidente. Maglalabas siya ng mga ganong klaseng litanya dahil lang mababa nakuha niyang boto sa Iloilo. Kayo naman. Siguro, yung mga ordinaryong gullible na loyalista at talyanista, maniniwala dyan. Pero yung mga... nag-iisip na Pilipino, imposible yung mangyari yun. Ah, lahat ho ng impormasyon, pagka naging presidente kayo, mga sensitibo, lahat ng impormasyon, nasa kamay nyo ho lahat yan. Yung alam ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bago niya sabihin yung isang politiko na involved sa ipinagbabawal na droga, marami hong impormasyon na mapupunta sa kanya, pati yung mga narco generals. Pati yung mga narco politician, lahat ho yan. Meron nung siyang impormasyon. Hindi ho siya... Siya hong matutustaw kung sakaling magkamali siya, di ba? Kaya nalalabuan lang ho tayo dito sa ano na to, dito sa mga sinasabi ng mga congressman na to. Former administration. Isa po siya sa mga biktima. In fact, nandiyan po sa affidavit to niya, because of the several threats and because of several calls from different police authorities telling him, in fact, police colonels and police general him, generals telling him na ikaw ang susunod na papatayin. And that is why Mr. Jed Mabilog left the country to save his life and to save his family. That is all, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. Ayun nga mga kababayan, yun lang naman yung iniintay natin yung mga banat nitong si Pimentel. No? Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update na isakatuparan ang mga plano ng Quad Committee ngayong mga araw na to. Ngayong araw na to ay nakita ng ating mga kababayan yung gusto ho nilang ipakita na talagang wasakin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. In aid of legislation pa ba yan? Anong batas ang ile-legislate niya? Nabawal na magkaroon ng war on drugs ang presidente.
man po ako. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin Pilipinas. Kung hindi po napanood itong video na to, click nyo lang. Maraming salamat po mga kababayan.